sa ating puso. Kasi nagtatrabaho naman tayo para sa ating Panginoon. Kasi sa kanya naman tayo pag-aari. Lahat naman ng bagay na buhay natin sa Panginoon eh. So lahat ng bagay na nasa atin sa Panginoon yan. Kaya dapat huwag natin huwag tayo magsilbi sa mga human masters na sinasabi yan. Sa pera. Kasi galing naman sa Panginoon yan. Kaya huwag natin sambay niyan. Huwag natin ipasok dun sa puso natin. Kasi hindi naman sa atin yan. Amen. Kaya kapag nakapag pag nagbibigay tayo, dapat bukal sa ating mga puso. Amen po. Para i-honor ng ating mga puso. Sabi nga din dun sa isang supporting verse pa po. Sabi din dun sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. No? So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Amen? Parang sinabi niya dyan na lahat ng gagawin mo, do it for the glory of God. Lahat ng gagawin natin, do it for the glory of God. Amen? Kaya mga kapatid, sabi ko nga kanina, di ba? Kapag ginagawa mo yung bagay na masaya ka, for the glory of God, papalain ka ng Panginoon, siksik, tiktik at umabaw. Saka yung mga, sabi nga dun sa mga crops mo, talagang mga population na niya ng ating Panginoon. Amen? Talagang napakabuti ko ng ating Panginoon. Napakabuti ko nga ng ating Panginoon. Amen? Talagang napakabuti talaga niya. Basta sumunod lang tayo sa kanya, with heart. Amen? Ang susunod po is na talagang yung pananampalataya po kasi natin is dapat may kasama din yung heart din. Amen? Open po natin yung Bible po natin sa Matthew chapter 7 verse 24 to 29. Open po natin yung Bible natin sa Matthew chapter 7 verse 24. Kasahin mo muna. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built in his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet, it did not fall. Amen. Ito po yung wise man na nagtayo ng bahay dun sa rock. Amen? Everyone who hears his words and put in practice. Amen? Yung pangalawa po, sabi niya dyan, because but everyone who hears these words, yung pangalawa na po ito, yung foolish builders. Kasi ang one nito, sa Bible verse na ito, the wise and the foolish builders. Ito po yung foolish builders. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Amen? Ito po yung sinabi ko nga kanina, no? Yung ginagawa po kasi natin, dapat dito, di ba sabi nga dyan, napakinggan natin, pre-practice natin. Amen? Dapat yung practice natin may kasama ding puso yan. Kasi, ganito ah, kasi paano mo gagawin yung bagay kung wala kang motibo, di ba? Di ba kapag gumagawa ka ng bagay, dapat may motibo ka or purpose ka, di ba? Naniniwala po ba tayo doon? Na kapag gumagawa po tayo ng isang bagay, meron po tayong motibo or purpose. Amen? Paano ka makakagawa ng mabuting bagay kung wala?
bagay-bagay. Ano yung sinabi ko kanina? To please the world or to please God? Dun sa kwento ko na nga the wise man and the foolish filter. The wise and the foolish filters, no? Kung ginagawa natin yung good works natin to please the world, sinasabi ko sa inyo, kapatid, we are the foolish filter. Kasi pag dumaan yung pagsubok sa ating mga buhay, wala tayong tatakpuan kasi sa mundo tayo eh. Sa mundo tayo nakakapit. Ibig sabihin, kapag nasa lupa kasi, yung mundo na yan, tatakpuan ka rin yan. Iiwan ka niyan. Amen? Kaya ibig sabihin, foolish filter ka kasi nag-build ka sa world eh. Amen? Tapos, kapag kung yung ginagawa naman natin is na good works, is to please and glorify the Lord, we are the wise builder. Amen? Kasi dumaan man ang bagyo sa ating mga buhay, nakatindig pa rin tayo kasi alam natin yung mga pundasyon natin kung saan tayo nagtatanim sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, siya ang may-ari ng buong universe, lahat ng bagay. Amen? Ang Lord ang nagmamay-ari niyan. Ibig sabihin, kung ano yung mayroon sa Lord, meron ka din. Kasi kayang ibigay sa iyo ni Lord ang lahat ng bagay. Eh, yung sabi nga kanina ni at sa exhortation, di ba? Mag-invest tayo sa heavenly things. Dapat alam natin kung saan tayo nag-invest. Amen? Mag-invest tayo kay Lord.